Guys, nakatuon ngayon ang mata ng marami sa Ginebra rookie na si Ralph Co. Matapos ipain sa LaSalle's men's team sa kanyang senior year, ngayon ay gumagawa siya ng pangalan sa PBA. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maagang lumabas ang full potential ni Ginebra rookie Ralph Co. Ngunit hindi na nagulat si Coach Tim Cohn. Malaki nga ang naging role ng LaSalle Green Archer Product sa huling dalawang panalo ng Barangay Ginebra. Ang unay sa Blackwater Bossing kung saan ay nagkamadas siya ng mga puntos at pangalaway sa laro nila laban sa Northport Batang Pier kung saan ay nagtala siya ng 24 points, 10 rebounds and 9 assists. Kulang lang yan ang isa pang assist upang maka-triple-double ang Ginebra rookie. Noon pang 2016 nagawa ang triple-double ng isang rookie at yan ay walang iba kundi ang ngayon ay Ginebra star player na si Scottie Thompson. Under the mentorship of Scottie, maagang lumabas ang potential ni Ralph Co. At alam nyo ba, bilib na bilib si Coach Tim Cohn sa kanyang rookie dahil sabi niya, nakat si Co sa final roster ng LaSalle men's basketball team sa senior year nito sa college. Pero tingnan nyo naman, ngayon ay isa ito sa mga rising PBA stars at naglalaro pa nga sa pinakapopular na PBA team. Kanino ba inihahalin tulad o ikinukumpara ni CTC ang kanyang promising rookie? Sabi ng Ginebra coach, para daw naaalala niya si Scottie Thompson noong rookie year ng former MVP, pero hindi rin daw naman niya masasabing may pagkakapareho talaga. Dahil 1 and 2 ang posisyon ni Scottie, samantalang 3 and 4 daw ang laro ni Ralph Co. Wala ro siya talagang makitang katulad ni Ralph Co ang laruan. Very unique daw ito, sabi pa niya. Nang matanong naman si Ralph Co kung sino ang mga PBA player na kanyang iniudulo, nabanggit niya ang dalawang pangalan, Jody Bans at Dondon Ontiveros. Ang power forward na si Jody Bans ay may 12 championships sa PBA sa iba't ibang kupunan. Huling naglaro sa Barangay Ginebra ang 6'7 power forward bago nagretiro. Ngayon ay naninirahan na ulit siya sa Amerika. During his playing career, kilala siyang mahusay na defender na ngayon nga ay gustong tularan ni Ralph Co. Si Dondon Ontiveros naman ay naglaro muna sa Metropolitan Basketball Association o MBA noong 1998. Pagkuway nalipat siya sa PBA, sa team ng Tanduay matapos ang kanyang contract buyout. Di nagtagal at na-trade siya sa SMB, ang kanyang naging paboritong team. Bago nagretiro ay kung saan sa ang team muna siya napunta, isa si Ontiveros sa mga deadly shooters na tumatak sa isipan ng mga PBA fans. Iniidolo siya ni Ralph Co at sa maagang yugtungan ng kanyang PBA career ay nagpapamalas na siya ng matalas na shooting ability. 24 points ang contribution ni Co sa huling nilang panalo at nang tanungin kung alam ba niya na almost triple-double ang nagawa niya, sinabi niyang hindi siya aware noong una dahil nakapokus daw siya sa depensa. Double barrel shotgun ang Ginebra rookie na nangangarap na maging mahusay na defender and at the same time ay mahusay ding shooter. Kay Ralph Co, nalutas ang isang matagal nang pinuproblema ng Ginebra, ang outside shooting ng kanilang team. May mga dati ng tirador ang Gene Kings, ngunit sabi nga hindi naman araw-araw ay Pasko. May mga gabing maalat talaga ang laro ng isang manlalaro o player. At sa maagang pagputok ng shooting touch ni Ralph Co, makakatulong na sina Stanley Pringle at Maverick Ahanmisi at sana makabalik na rin si Jeremiah Gray. Speaking of Jeremiah Gray, noon pa man ay may mga report na on the way na ito to recovery, ngunit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na informasyon kung kailan ito talaga makababalik sa paglalaro. At hindi pa nga nakaka-recover si Gray, heto naman si Jamie Maloso na nagtamo rin ng injury. Magiging mahirap daw para sa Ginebra kung tuluyang masa-sideline si Maloso. Crucial ang role niya sa rotation ng Barangay Ginebra. Kung sakali, sinabi ni CTC, it will be next man up mentality para sa kanyang mga bataan. Sa kasalukuyan ay nasa pangatlong pwesto ang Ginebra sa team standing sa kartadang 5-3. Kung gusto nilang tumapos na number 2 para makakuha ng twice to beat bonus, kailangan nilang ipanalo ang natitira nilang tatlong laro
dito sa elimination. Sa Biyernes ay haharapin ng Ginebra ang Talk and Tech sa Philsport Arena pagkuway ang kupunan ng Converge. At sa May 5, huling assignment ng Jinkings ang matikas na kupunan ng NLEX. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, George Batong. Suking-suki natin ang isang ito. Thank you, idol. Lagi kang nariyan. Shout out din sa iyo, Carlos Kayanan. Sa iyo rin, Erwin Santiago. Timing na timing. Shout out, Jose Rodrigo. O focus lang sa laro para makuha ang twice to beat. Adrian Harabejo. Congrats sa atin, idol. Mercedes Espileta, salamat po. Salamat po, idol. Nagugustuhan nyo ang estilo ko. Sa'yo rin, Cedric Juaniwan. Oo nga, ang tagal natin di nagkarinigan. Edwin Gardon. Ayan, na-injured na si Jeremiah. Ngayon, si Jamie naman. Papa Kiko. Malamang, malamang. At sa'yo, Rosemary Juan, at sa'yong apo, salamat sa panunood. Buhay pa rin na maglalagari ng lieg. Nakikita ko may mga toxic na naman siyang post. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.